Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at me, dapat dito sa Katropa Radio. Imo tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Mga balitang napapanahon, mga balitang ihahatid diretso sa inyo. Sabay-sabay nating aalamin at pag-uusapan ang mga isyu at kaganapan sa bansa. Atin ang samahan si Lui Claudio at makinig sa programang Kamusta Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang yan sa DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Isang magandang umaga ng Biyernes, mga katropa. Masaya lang. Blessed Friday, mga katropa. 24th of August 2018. Lui Claudio hanggang alas 12 ng tanghali. Magandang morning sa lahat ng mga Viceball babies. Ayan, belated happy 4th month sa mga Viceball babies na naka-tune in ngayon. Kay Ate Alma, kay Sai, kay Rolin. Sino pa ba yung mga online ngayon na medyo nag-iingay sa aming group chat? Magandang morning sa inyong lahat. Kay Christine na palahugot. Kay Hyra. Kay Apple. At sa mga titas, good morning sa inyong lahat. Magandang pag-usapan natin ngayon, mga katropa. Mabilisan na ito dahil gusto natin na meron tayong, kumbaga ay panimula na maganda. Pagutan muna natin ang umaga ng Biyernes. Ang pag-uusapan natin ngayon, pwede niyo po kaming i-like, i-share at mag-comment sa ating topic today. Kung meron kang isang bagay na hindi mo nagawa noon at gagawin mo ngayon, ano yun? Or para mas maliwanag, ano yung isang bagay na gagawin mo ngayon na hindi mo nagawa noon? Makisali sa ating talakayan sa Facebook Live ng Katropa DWDD-CRSBRTV. Sa mga nakatune in sa atin, pwedeng-pwede po kayo dyang bumate. So ano ang gagawin mo ngayon na hindi mo nagawa noon? O, sample niyan, Katropang Jeff. Bumati muna kayo, Katropang Jeff at Katropang Catherine. Go ahead. Magandang umaga, mga katropa. Ako nga po ulit ang inyong junior katropa na si Catherine Bruca. At of course, binabati ko yung Bruca family sa Antipolo City. At binabati ko rin yung mga matatatag kong kasama sa OJT. Wow, Ayla matatatag. And Christine, matatapos din tayo. Yun, oo. Laban lang. At syempre pa, ang nag-iisa nating katropa dyan, Katropang Jeff, bumati ka muna. Okay, magandang umaga sa ating mga katropa at sa mga matatatag na... Junior katropa, lalo na ng aking asawa. Magandang umaga sa iyo. Yun, oo. Parang may iba dun sa pagbati mo, ha. Binabati po natin si Ate Queenie Malimban. Ayan. Yes. Mamay, gusto kayong batiin ngayon. Ay, happy birthday muna dun sa apo ng Ate Nora, Katropang Jeff. Si John Kennedy Manapat. Happy birthday. Happy birthday sa Morong Rizal. 14 years old na siya. Anyway, ang tanong natin, mga katropa, eto yan, mga katropa, no?
Ito yan. Isang matindi-tinding tanungan muna tayo bago tayo dumako dun sa mga atleta ng Pilipinas. Ano ang gagawin mo ngayon na hindi mo nagawa noon? Go, Katropang Jeff. Siguro, sabi ko nga, yung mag-aral ng mabuti nung college. Bakit? Ano bang ginawa mo dati? Para hindi nasayang yung may mga panahon na nasayang. Mm-hmm. Mas maganda sana kung napagtuunan ng pansin noon para yung oras o panahon hindi nasayang. At the same time, may financial pa na nasayang din. Oo, ano, tama. Pwede. Pwede mo pang gawin yan. Mag-aral kang mabuti. At hindi masayang yung resources. Diba? Lalo na kung itinataguyod ka ng magulang mo, mag-aral ka na mabuti. Ikaw naman, Junior Katropang Kat. Actually, kakaparehas po ako nung kay Katropang Sir Jeff po. Kasi ako, gusto ko rin mag-aral ng mabuti. Yun yung mga nire-regret ko sa past college life ko. Kasi nung first year, second year, and third year, okay na ako sa nakakapasa ako. Okay na ako doon. Pero ngayong may natitira pa naman akong first sem at second sem sa fourth year life ko, of course, aiming for improvement ako, lalo na sa grades ko. Mm-hmm. Yung mga junior katropa natin dyan, mag-comment kayo doon sa ating tanong. Anong gagawin mo ngayon na hindi mo nagawa noon? Oras natin 11:20. Ako siguro, mamaya na ako siguro, bago ako sumagot. Pero hindi, sige, bigyan na natin. Kung meron akong isang bagay na gagawin ngayon na hindi ko nagawa noon, siguro dun sa aspeto na yung sa love aspect, no? Kasi meron akong bagay na hindi nagawa noon na hindi ko na ipaglaban. Hindi ko na ipaglaban. Pero kung siguro ngayon, kung may chance, kung may opportunity, baka kaya ko nang ipaglaban. Ano ba mo ipaglalaban mo that time? Oh, 'di ba yung love? Kasi parang hindi ko siya na ipaglaban dati kasi kung kayong dalawa ang sagot nyo, masyado kayong nanghinayang dun sa pagkakataon na pag-aaral ninyo. Ako naman, sobrang focus ko sa pag-aaral ko na hindi ko na ipaglaban 'yon. So, exactly opposite tayo dun sa part na yon. Pero hindi ako nagre-regret na nag-aral akong mabuti. Iyon yung isa sa pinakamagandang nagawa ko sa buhay ko. Nag-aral akong mabuti. Worth it naman. Worth it. Sobrang worth it siya. And up to now, masasabi ko na that's one of the greatest blessing na na-receive ko. Yung nag-aral ako ng mabuti. So, yun. Oo. And of course, 'di ba nga po, Ma'am Ning, kaya natin siya pinag-uusapan ngayon para magawa pa natin siya. Oo. Sa current situation natin. Mm-hmm. Ayan o, may mga papuso yung mga junior katropa, no? Sumagot din kayo. Ano ang gagawin niyo ngayon na hindi niyo nagawa noon? Parang siguro somehow meron pa kayong gustong idagdag dun sa mga laging sagot niyo, Katropang Jeff. Yes. Syempre yung mga like sa family, merong mga bonding moment na dapat na nagawa ko noon na hindi. Dapat ma-coop up ngayon. Para at least ma-enjoy naman namin yung family bonding ngayon. Mm-hmm. Kasi nasa trabaho lang ng trabaho, hindi nakakapag-bonding kami. So ngayon, Now is the perfect time. Yes. Ikaw naman, catering. sa akin naman po, siguro dagdag dun sa sinabi ko, yung pagpapalawak ng skills na meron ako. Mm-hmm. Kasi sa panahon po ngayon, di ba, ang dami-dami na talagang distractions. Nandiyan yung social media, nandiyan yung ang dami mong naka-lineup na babasahin at papanoorin. Mm-hmm. Parang nag-i-stuck ka na lang dun sa mga comfortable kang gawin instead of improving yourself. Kasi sa field po namin, actually, madami kaming kailangan matutunan. Technical skills, yung communication skills mo, marami kang kailangan ma-improve bago ka makapasok sa field. So ako po, syempre, as a graduating student, pine-prepare ko rin yung sarili ko, lalong-lalo na po dun sa technical skills na medyo mahina po talaga ako. So yun, aiming na matutunan ko pa rin po yung mga ganong bagay. Mm-hmm. So actually, mahalaga yun. Mahalaga din yung
sinasabi natin na kailangan equip ka muna bago ka sumabak. At the same time, yung kay Katropang Jeff, na kailangan may bonding moment, may quality time para sa ating mga mahal sa buhay. May mga comments ka ba dyan, Katropang Jeff? Sige, go ahead. Read those comments. Meron dito, ang bagay na gagawin ko ngayon na hindi ko nagawa noon ay hinay-hinay lang sa pag-aaral. Kasi dapat masyado akong competitive and grade conscious. Now, buti nakilala ko mga friends ko ngayon, college na, ngayong college. So, without sacrificing my study more, power. Ang message ni Ayla Nicole Soriano. May mga ganyan. Bakit hindi ko nakakita yung mga message nila? Ano pang sabi dyan, Katropang Kat? Ayon naman kay Christine May Belen, parang kay Katropang Jeff lang din, sana sinunod ko magulang ko na pinapatulog ako ng tanghali noong bata kasi ngayon tulog na ang hinahanap ko. Ha-ha-ha. Actually, ako nakaka-relate ako dyan kasi hindi talaga ako natutulog noong bata ako, no? Hindi talaga ako natutulog eh. Ewan ko ba kung bakit di ako natutulog dati. Sanay kasi ako na gabi lang. Tapos parang inaisip ko, sana natutulog din pala ako nung bata ako kasi ngayon parang kulang na kulang yung tulog ko. Tama. Ano ba, no? Tama. Traffic pa lang po, bus na yung oras mo. Ano pa sabi dyan, Katropang Kat? May mga comments ka pa dyan? Ayun, naghihintay pa rin kami ng mga comments nyo, Katropa. So, gusto namin marinig yung opinion nyo. So, hihintayin namin yung mga comment nyo pa. Kasi konti pala yung nagko-comment sa topic natin ngayon eh. Oo, sabi ni Abilene. Grabe siya, I feel you, ma'am. Charot. Ha, ha, ha. Grabe din. Basta mag-aral kayong mabuti sa mga estudyante, no? Bago yung pag-ipag-ibig na ganyan, darating din yung time. Darating din yung para sa inyo. Mag-aral kayong mabuti. Sumunod kayo sa magulang nyo. At maging mabuti kayong estudyante at anak. Yun yun. Napakalaga no, di ba Katropang Jeff? Yes, mahalaga-mahalaga yan. Yung maging mabuti kang tao dito sa mundo. Mm-hmm. Maging mabuting anak, kaibigan. Kaklase. Correct. Lahat ng role sa buhay. Oo. Hello po, sabi ni Eric Umokit. Ayan, hello din sa'yo. Kung sino man ito, ano po. Maraming salamat sa pag-comment. And may bagong comment na dumating mula kay Mitch Camara. Ang bagay na gagawin ko ngayon na hindi ko nagawa noon ay iparamdam at sabihin po sa mga magulang ko na mahal ko sila. Dati po, hindi ko po sila masyadong kinakausap. Siguro po sapat na naalam nila yung mga ginagawa ko. Hindi rin po kasi ako yung vocal at showy na tao. Pero ngayon po, ginagawa ko na po yun at nakikita ko yung importance ng magulang ko, yung value nila. Meron ako nabasa dito sa comment, ano, baka gusto niyo munang i-edit. Sabi dito nung katropa natin, ano, hindi ko alam kung sino nag-comment nito. Katropang Lovely, paki-check nga kung sino nag-comment nito. Ang sabi, sa akin Katropang Louie, kay Katropang Purge ba to? Kay Katropang Purge. Ang gusto ko gawin ngayon na di ko nagawa noon ay yung sulitin yung kakulitan, kalikutan at kabibuhan ng planeta. Prinsesa Owen ko kasi yun yung sobrang namimiss ko sa kanya ngayon lalo na't dalagita na siya. Correct kasi cry daw. Oo. Talagang may hugot ang katropa natin. Oo, pero Katropang Birds, i-edit mo muna yung name. So kay Katropang Birds to, no, grabe talaga. Anyway, mga katropa, ito yes. Naman, kay galing kay Katropang Danica Carlim Malia. Sana kumain pa ako ng marami dati para mataba ako ngayon. Ha ha ha. Na-struggle ako kasi malapit na ako mag-work and di ako ngayon ganun katangkad and di ako mataba. So, parang may pinapatungkulan ka sa mataba.
Usap tayo mamaya. Bigay nga natin yung ano natin dito, laman natin kay Katropa nga, Danica. Anyway, mga Katropa, maraming salamat sa inyo pong mga responses. Babasahin natin yan mamaya. Ako wala naman akong iba pang gustong gawin. Although, bukod dun sa binanggit ko kanina na ipaglalaban ko na. Pero kung gagawin ko siya ngayon, I mean, kung ngayong moment na to, meron ako ipaglalaban, hindi na yun yung tao dati. I mean, iba na siya. Iba yes. na. Mm-mm. Kasi hindi mo siya nagawa noon. So, magagawa mo siya ngayon. Pero ibang tao na at iba na yung circumstances din. Yes. Mm-mm. Oo. Hindi na siya yung dati na tao. Kumbaga, may bago na. Mm-hmm. Kasi nagbago ka na rin. I-like nyo po yung aming official Facebook page, Katropa DWDD. Relate na relate naman yung mga junior katropa. Sabi naman nung kaibigan ko, nag-PM, pinusuan pa niya, no? Sabi niya sa akin, ang gagawin niya ngayon na hindi niya nagawa dati. Na medyo mabigat, medyo masakit. Sabi niya dito, yung maging masaya. Parang malalim, di ba? Yes, madami. Madaming oo, factor maraming siguro factors yan. Kasi yun eh. Maging masaya saan? Sa anong bagay? Sa tao ba to? Sa buhay? Sa field? Oo, di ba? Sa trabaho? Yung mga ganitong bagay. Marami yan eh. Marami ka pang gustong magawa. Marami ka pang gustong, kumbaga eh, ibawi. Sa mga lumipas na panahon, na pagkakataon, o kaya naman ay madagdagan mo pa yung pagkakataon na at panahon na sana ay na-i-google mo kung hindi man sa pag-aaral, sa kaibigan, sa pamilya, sa nanay at tatay, sa special someone, di ba? Yung mga ganun yes. na sana pwede mo na pwede mo pang gawin. Di ba? Kaya lang kasi nagbabago yung oras, nagbabago yung panahon, marami kang hindi nasabi dati na kung sasabihin mo ba ngayon anong ipinagkaiba. Hindi kasi ibig sabihin na naramdaman mo siya dati, mararamdaman mo siya ngayon. At yun, ganun din yung inaasahan mo na response. Diba ka, Tropang Jeff? Yes. Talagang maraming bagay na dapat mong balik-balikan. Mm-hmm. Mga, yun nga, ganun. Yung katulad sa sinabi mo. At saka siguro, yung bago sa sitwasyon na to, bukod sa, syempre, sa bagong response mo, doon sa situation na yun, yung tapang, dalhin mo na yung tapang na hindi mo nadala before, di ba? Oo. Meron akong napanood na movie. Ang sabi kasi niya doon, di ba, kung ilalagay natin sa konteksto na ngayon, wow, may puso si Jonas Oslek. Puso din po sa inyo. Anyway, doon sa napanood ko kasi na movie, ngayon, mahal nung babae yung lalaki. Tapos, lumipas yung panahon, mahal na nung lalaki yung babae. Mm-hmm. Unfortunately, hindi na mahal nitong babae yung lalaki. So, parang hindi nagtagpo yung level ng emosyon nila. No, parang ang hirap nun, parang hindi nagsakto. Yes. Pwedeng same level, 'di ba, ng emotions. Pwede naman yung ganun. But magkaiba na ng ano eh, ng panahon, yung oras, ng pagkakataon. Yung time. So, ano yung pwede mong gawin, 'di ba, kapag ganun yung nangyari? Medyo mabigat, medyo mahirap. Kasi parang late mo na na-realize, eh. Ay, oo nga, no, ganito pala siya. So, medyo iba. Anyway, mga katropa, ituloy natin ang ating kwentuhan maya-maya po lamang. Samantala, tayo po muna ay magpapakilala ng ating himpilan. Ito ang DWDD, 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM, pinagsama.
Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Mga tropa, nagbabalik tayo sa programa Kumusta Pilipinas. Ito pa rin po sa 1134 kHz DWDD Katropa Radio at sa Facebook Live Katropa DWDD-CRSBR-TV. Lui Claudio hanggang alas 12 ng tanghali. Nag-usapan natin kanina yung mga bagay or ano yung gagawin mo ngayon na hindi mo nagawa noon. O wrap up lang natin mga katropa yung topic na yon. Kasi alam ko meron tayong mga bagay na gusto nating baka somehow meron tayong regrets. Kaya gusto nating bumawi sana. Pero kung sa tingin mo makakabuti para sa lahat or para sa sarili mo, makakapag-forgive ka, mapapalaya mo sa isang bandage yung sarili mo, then go ahead and do it. Right at this moment or alam mo yun, yung perfect time, gawin mo siya, di ba? Pero kung sa tingin mo naman, kapag ba ginawa ko to ngayon, makakasama ito, makakasira ako ng tao, ng pamilya, ng business, ng relationship, huwag mo na lang gawin. Kumbaga, hindi naman sa pinapawalang bahala mo or isinasantabi, ang sa atin lang, gusto natin ilagay sa tabang perspektibo, di ba? Hindi naman pwedeng kung ano lang yung gusto natin, yun agad ang susundin natin. Kailangan natin natingnan sa mas malawak na pananaw, pagtingin, sa lente na ang lahat ay nakikita. Hindi yung iisang aspeto lamang. Anyway, mga katropa, sunod nating pag-uusapan. Napanood nyo, mga katropa, junior katropang Catherine at katropang Jeff, yung pagkapanalo ni Heidelin Diaz ng gold medal sa Asian Games, katropang... Yes, sa weightlifting. Mm-hmm. Yes, congratulations sa iyo, Sergeant Heidelin Diaz. Oo. And speaking of sports, and talagang yung mga atleta na nagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas, di ba? Parang it's another opportunity for us na maiwagayway ang bandila ng bansa natin sa international competition. But before Heidelin Diaz na gumawa ng ingay sa larangan ng sports at magbigay ng karangalan hindi lang sa ating bansa pati na rin sa sandatang lakas ng Pilipinas, meron ding ilang mga local sports heroes ang Pilipinas at talagang tumatak din, kumbaga nasa history na natin. Pero nasaan na nga ba sila ngayon? And pag-uusapan natin in relation sa mainit pa rin na pinag-uusapan na Asian Games na hindi nagtagumpay ang ating Gilas team, di ba? Yes. Yun talaga inaabangan ko eh. Kasi nandoon si Jordan Clarkson, di ba? Kinuha pa natin na nasa NBA na pinauwi natin para maglaro. Pero okay lang din, di ba? Medyo masakit lang dun sa part na natalo tayo ng China by 2 points. Yes, pero two napakagandang points. Laban naman ang pinakita ng Gilas Pilipinas. Oo, and saludo pa rin tayo sa coach at sa mga atleta natin na good fight pa rin yun. Anyway mga katropa, eto na nga yung ating mga pag-uusapan ng mga atleta. Unahin natin dyan si Bea Lucero. Katropang Molins, pakitan natin si Bea Lucero. Nasaan na nga ba si Bea? Si Bea Lucero. Yan, si Bea Lucero. Si Bea Lucero mga katropa, ang unang nag-ingay sa international scene na Pinoy patungkol doon sa larangan ng gymnastic. 1987, nung umingay ang pangalan ni Bea Lucero. Nanalo siya ng 2 gold, 3 silver sa Southeast Asian Games bago siya nag-qualify sa 1988 Seoul Olympics. Tapos, naging taekwondo athlete din siya. At nanalo naman siya ng bronze medal noong 1992 sa Barcelona Olympics. Sa ngayon, mga katropa, si Bea Lucero po ay mother of 3 boys and 1 girl. At ang last name na niya ngayon ay Luillier. Sa Pilipinas, Luillier. Parang yung pawn shop. Sa ibang bansa, ang bigkas dyan, Luillier.
Kaapilyedo yan ni Monique, designer. Si Monique Louillier. Sunod natin dyan, katropang Kat. Sunod naman natin si Paeng Nepomuceno sa larangan naman ng bowling. So, meron siyang 3 Guinness World Records. At mm-hmm. isa sa mga record niya ay dahil nakapag-commit siya ng 124 titles to be specific. Mm-hmm. And idiniklara din siya or meron din siyang title na Youngest International Masters Champion by the age of 17 noong 1974. I mean, nagawa niya noong 1974. Oo, talagang magaling to si Paeng Nepomuceno. Actually, ngayon yung Philippine team kasama pa rin siya eh. Si Paeng Nepomuceno. At nakakabilib lang tong taong to. Imagine, gaano na siya katagal mm-hmm. na manlalaro ng bowling. Pero talagang hindi kumukupas. Napakahusay yes. pa rin ni Paeng Nepomuceno. And sa ngayon, alam ko nagkakandak siya ng mga training. Tapos kasama rin siya ng Philippine team ngayon doon sa ano, sa games ngayon. Okay. International competition. So, once again, nakaka-believe, ano po. At itong mga atletang to, ano to eh, pride talaga ng mga Pinoy. At syempre, marami tayong gustong ipagpasalamat sa kanila. Susunod dyan kay Tropang Jeff, si Efren Bata Reyes. Oo, si Efren Bata Reyes, siya yung ating tinatawag na The Magician mm-hmm. about sa billiards. Many pool players and pundit consider Efren Reyes as one of the greatest billiard player of all times. Magaling, magaling talaga yun, no? Magaling. Tapos, it is quite, for someone who used to be a billiards attendant as a kid in Manila, talagang bata pa siya, ay nagbi-billiards na siya. So, talagang, pag nakikita ko ito naglalaro sa international game, pag nananalo ito, yung kanyang toothless smile. Oo, no? Oo, yun ang masaya sa kanya eh. Oo. Si Django Bustamante pala yung ano, yung may pajak. Yes. Tumataas yung pa. Oo, naalala ko kapag nanonood ako ng live na game din ito sa TV. Oo, si Django Bustamante. Talagang mga tumatak sa isipan ng buong mundo ang mga pangalang Efren Bata at Django Bustamante sa larangan ng billiards. Mm-hmm. Si Efren Reyes kasi mga katropa, pangalan ng artista eh. No? Although nag-artista din na komedyante. Oo. Extra. Nag-sidekick kay Dolphy dati si Efren Reyes. Mostly po yung mga tournaments niya ginanap sa Amerika. Sunod natin dyan si Eric Buhain. O, diba? Ito, kilalang-kilala nyo si Eric Buhain. Nanalo po siya ng, ang total ay 500 gold medals. Imagine, 500 gold medals sa 15 years ng career niya bilang swimmer. Wow. Yun talaga yung wow. Si Eric Buhain. Nag-participate siya mga katropa sa 1988 at 1992 Olympics. Sabi sa nga sa bansag sa kanya, he was the Philippines' golden boy of sports at that time. Meron kasing lung condition itong si Eric Buhain at ang nakatulong para ma-overcome niya yung ganong sakit ay ang pag-swim. So yun yung talagang naging forte niya. Na napagaling na siya at the same time naging atleta siya at nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Imagine 500 medals. 500 gold medals. Chairman po siya ngayon mga katropa ng Games and Amusement Board. At siya po ay asawa ni Congresswoman Eileen Ermita Buhain. Imagine nyo, alam ko lang na nananalo siya, pero hindi ko naisip na 500 gold medals yung nadala niya or naiuwi niya sa Pilipinas. Diba? Grabe yun. Napakatindi. Yes. Ang susunod natin dyan, katropang Kat.
So isunod din natin si Eugene Torres sa larangan naman ng chess. So by 22 years of age, tinanghal siya bilang first ever Asian Grandmaster na naganap noong 1974. Also, naging sikat din siya kasi natalo niya yung isa sa mga world champion na si Anatoly Karpov. And sinasabi nga na yung laban nila is one of the greatest battle, considered as greatest battle in chess na naganap noong 1976. Oo, no? Talagang marami yan, marami pa yan mga katropa. Sunod natin dyan si Elma Muros Posadas. Ito, ano din to, wagas din tong ate na to. Si Elma Muros mga katropa ay meron siyang record na 15 gold medals sa Southeast Asian Games sa athletics competition. Itinagurian siyang bituing maningning noong dekada 80. Siya po yung nag-reign na, kumbaga, sa track and field. Mas sikat ito noon, noong kanilang kapanahunan, noong time ni Elma Muros, kesa po yung basketball. Yun po yung sikat nung time nila. Kung di ako nagkakamali, yung movie na yung movie ni Mark Anthony Fernandez at saka ni Claudine Barreto, o diba? Nahahala tayong edad natin dito. Yung movie ni Claudine at ni Mark Anthony, dekada 90, early 90s, mga katropa. I was, bata pa ako nun eh. Napanood ko yun. Pero parang ang isa sa mga nag-coach ata doon sa pagtakbo-takbo na yun is si Elma Muros, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon po, si Elma Muros ay physically fit pa rin siya, mga katropa. At nagko-coach pa rin po siya ng mga atleta. Kasama po yung kanyang asawa na si George Posadas. Diba? Imagine na talagang may mga magagawa at magagawa kapag physically fit ka. So once again, yan po si Elma Muros Posadas. Katropang Jeff, sino susunod? Oo, sunod naman natin ang isa pa rin tinaguri ang Lydia De Vega, ang tinatawag na sprint queen. In the early 80s, De Vega was a superstar nung kapanahunan at naging Davos Asia's fastest woman. De Vega was the sprint queen and had everyone glued to their screen as people would watch her tear through the competition. Oh. Isa rin matagumpay na atleta itong si Lydia De Vega. Mm-hmm. Tumatak noong dekada 80. Oh, nakakatuwa, no? Ako parang napagkakamalan ko dati, napagbabaliktad ko dati si Elma Muros, siya, yes, si Lydia De Vega. Kasi parang halos magkapareho ng field, tama ba? Oo. Mahalos magkapareho. Although track and field yung isa, pero ito kasi, ganun din eh, no? Mm-hmm. Tumatakbo din eh. At maganda lang sa kanya, ang naging bansag sa kanya, Sprint Queen. Coach pa rin siya mga katropa, si Lydia De Vega, at naninirahan po siya sa Singapore. Next dyan mga katropa, si Akiko Thompson. Ito yung very recent, si Akiko Thompson. Si Akiko Thompson ay binansagan po na darling of the Filipino people noong late 80s. Nag-compete siya sa 1987 at 1991 Southeast Asian Games at nanalo siya ng 7 na gold medals. Nag-participate din siya sa 1988, 1992 at 1996 Summer Olympic Games at siya po ang pinaka-youngest swimmer na nag-compete during that time. Diba? Nakakatuwa lang talaga na sa murang edad, diba? E nakakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. So kung sa panahon mo, katropang Jeff, tama ba si Lydia De Vega talaga yung sikat nung time na yun? Yes, talagang nung elementary and high school life ko, yan mga sikat na mga pangalan noon eh. Mm-hmm. Talagang iniidolo. Mm-hmm.
Ako ano, ang inabot ko na ay si Efren Bata, si Django at si Onyok Velasco. Yun yung mga naabutan ko na noon, nag-aaral pa ako. And of course, sa time nyo, ni Kat, eh si ano na, si Heidelin Diaz na, di ba? Once again, congratulations sa lahat ng mga atletang Pilipino na nakikipaglaban dyan po sa international competition at nagwawagayway ng ating bansa, ng ating ng ating flag, 'di ba? Imagine kung paano yung training from morning till evening hanggang sa dumating ka sa competition. Napakahirap na proseso. Pero, kailangan ng puso at determinasyon. May iaad ka pa, Katropang Kat? Siguro, ano, gawin na lang, kasi diba yung topic natin kanina, yung mga bagay na hindi natin nagawa dati, gagawin natin ngayon. So, i-apply natin kung paano ba yung puso, yung determinasyon ng mga athlete, 'di ba? Kung kailangan mong maglaan talaga ng time para ma-improve yung sarili mo, do it, kasi para sa iyo naman 'yon. Para yung gold medal, yes, para sa bansa natin 'yon, pero at least para pa rin sa iyo 'yon, para sa pangalan mo 'yan at iwawagayway mo 'yan habang buhay, 'di ba? Mm-hmm. Yes, anything to add, Katropang Jeff, bago tayo pansamantalang magpaalam? Oo, dagdag doon sa kanya, basta yung mga gusto mong balikan, na yung mga hindi mo nagawa nung araw, gawin mo na lang ng tama ngayon. Mm-hmm. Para at least maayos mo yung mga mali na nagawa mo noon. Tama, oo. May pagkakataon para magtuwid ng mga pagkakamali. Hello muna kay Tina lang po, kay Arnold Beltran, kay Rolene, ayan. Hello, Rolene. Maraming salamat sa pag-tune in. Kay Wailin at kay Jonas Oslek. Ayan, maraming salamat sa inyo pong pag-antabay sa programa Kumusta Pilipinas. Ako naman in closing, mga katropa. Yes, there are things na parang pinagsisisihan mo na hindi mo nagawa dati. But at the end of the day, kung nakabuti naman sa iyo at sa ibang tao yung hindi mo nagawa o paggawa dun sa mga bagay na dapat sana'y ginawa mo dati. Dapat natandaan mo, hindi lang laging sa'yo nakasalalay o hindi lang sa'yo umiikot yung mundo. So kung may mga bagay kang hindi nagawa na gusto mong gawin, make sure lang na you'll do it the right way, na hindi ka makakasakit ng iba, wala ka natatapakan, at para sa greater good, hindi yung para magbe-benefit lang yung iilang mga tao. Just like dun sa mga atleta, sabi nga ni Junior Katropang Kat kanina, full of determination, dreams and ambition. So kung meron kang mga pangarap sa buhay, kung nalilinya ka ba sa sports, o nalilinya ka doon sa aspeto ng counseling, pagbibigay ng advice, kung hindi mo siya nagawa dati at kung may pagkakataon pa, gawin mo na. Pero hindi ibig sabihin nagagawin mo sa maling pamamaraan. Okay lang na minsan may regrets ka sa buhay, kung sa tama naman yung ginawa mo, okay pa rin yan. Beneficial pa rin yan. At the end of the day, kailangan dun tayo lagi sa tama. Yes. Diba? Yun yung pinakapamantayan natin eh. O yung standard natin. Huwag tayong alis doon sa tama. Maraming salamat, Katropang Jeff at Katropang Catherine, sa oras na ibinigay nyo sa programa Kumusta Pilipinas. Sa lahat ng mga nag-like, nag-comment at nag-share na ating pong programa, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkarinigan po tayo muli sa Lunes. Dito pa rin po sa Kumusta Pilipinas. Nagpapasalamat. Ang inyo pong lingkod, Lui Claudio. News and information. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na.
Magandang tanghali. Magsasagawa ng crackdown ang Department of Trade and Industry laban sa mga traders at vendors na nanamantala sa presyo ng karni, ng manok at baboy. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, nakatanggap sila ng reklamo na ipinagbibili ng mga traders sa mas mataas na presyo ang karni, ng manok at baboy. Kaya napipilitan ang mga nagtitinda sa palengke na itaas din ang kanilang presyo. Dahil dito, pumayag ang Department of Agriculture and DTI na mag-issue ng notice of violations laban sa mga nanamantala. Maaaring pasara din ang tindahan at kumpiskahin ang mga produkto kung hindi pa rin nila baguhin ang kanilang presyo. Base sa monitoring ng DTI, ilang vendors ang nagbibinta ng manok na mas mataas sa 10 piso kumpara sa tinakdang presyo. At iyan ang balitang hatid sa News Express Top of the Hour News. Ako ang iyong katropang Joseph, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.